Welcome back mga ka-venture. So dito na naman tayo. Bago ang lahat, siyempre, yung hindi pa nag-subscribe dyan, ay mag-subscribe na kayo para updated kayo palagi sa mga video natin. Mga marami tayong video ang gagawin. Mga usapang negosyo, Photoshop tutorial, survival. So marami. Basta lahat, basta may mapulutang aral o paano tayo matuto sa buhay. So ganun mga ka-venture. So ito, mahalaga ito. Ano bang pag-usapan natin ngayon? Yan ang tanong. Ang pag-usapan natin ngayon ay tipid tips. So simple lang, tipid tips. Paano ba makatipid? So ito, number one, mga ka-venture, ugaliing maglista. So ano bang lilista mo, mga ka-venture? So una, pag namimili kayo, siyempre, ilista mo yung bibilin mo para alam mo kung ano yung bibilin mo lang talaga sa palengke. At saka, yung pira na dadalhin mo, sakto lang doon sa nakalista mo. At kung maaari, wag mo nang isama yung anak mo, malit ka dahil marami tuturo. Yan. O mga ka-venture, tandaan nyo yan ha. At sa mga grocery, dampot ng dampot ka lang doon. Kaya medyo ingat ka doon at dapat yung pira mo, sakto lang. At saka tingnan mo yung mga price. Kung tama pa ba yung pira mo, palagi. Compute ka, bullpen, notebook, papel. Yan. Lista-lista palagi pag namimili. So, number 2 mga ka-venture. Ito yung pinakamalupit dyan. Okay mga ka-venture, yung number 2 natin ay may keyword dyan na tawag na timing. So pag-usapan natin yan. So ang number 2 mga ka-venture ay dapat maging mapagmasid ka at maging palakaibigan ka sa mga kapitbahay mo. Dahil dapat mailista mo yung mga birthday nila. Birthday oh no! Tatay, nanay, anak, apo. So, yun ang dapat mong ilista. Kasi makalimutan mo yung sobrang dami ng kapitbahay mo. Eh kung araw-araw may birthday, hindi na ililibir ka na ngayon palagi ng pagkain. So, ito ngayon mga ka-venture. So, mga ka-venture, ang tanong dyan, paano ka maka-penetrate sa birthday eh, kung hindi ka man naman inimbita? Hindi ka imbitado. So ito ang pag-usapan natin ngayon. May tip din ako dito para dito. Tandaan mo palagi na kailangan, alam mo, di ba, alam mo na yung birthday, ngayon pupuntahan mo doon kahit hindi ka imbitahan. Pagdating doon, kunwari, wala kang alam. Pare, oh, kumusta? Manghiram sana ako ng Chane o di kaya nail cutter. Yan ang common na hinihiram sa mga kapitbahay. Kung malayo-layo, yung kung may sasakyan ka, pang-washing ng sasakyan, yon yung mga portable na pang-washing. So, okay mga ka-venture. So, ano ngayon ang isusuot mo pag pupunta ka na doon sa may handaan na yon? So, ang isusuot mo doon, mayroon akong tips. Yung may bulsa palagi, yan, yung may bulsa palagi ang isuot mo. At saka, siyempre, yung may, yung plastic doon, ilagay mo na sa bulsa mo. Tapos, pag pasok mo doon, halimbawa, nakapasok ka na doon, gumana na yung alibay mo na nanghiram ka ng gamit. At sa, ay, pre, timing. O, yun ang, pagsabing timing, alam na, yun na yung keywords doon. So, pagpasok mo doon sa loob, observe ka doon sa loob. Ngayon, kung medyo maganda yung dating sa loob, eh, pwede ka nang mag-ano ng ano, take home doon sa plastic na dala mo. Kaya, dahil manghingi ka nga ng take home, dapat hindi mo na siya paproblemahin ng plastic. Automatic, may dala ka na. So, yun mga ka-venture, tandaan nyo yun palagi. At saka, cellphone. Huwag nyo kalimutan magdala ng cellphone. Mamaya, malay mo, pag bulong mo sa kapitbahay mo, baka pwedeng makaano na ano, kasi nandiyan may nandiyan yung tsahin ko o nandiyan tsahin ni Mrs o ano. Ay sige, papuntahin na sila dito. Ay matik diyan kagad yan. Bunot ng cellphone, parang si Fernando po. Tawag agad yan. Oh, yon mga ka-venture, tandaan niyo yan ha. So, yon, papasok tayo mga ka-venture sa number 3, tips number 3. So, sa number 3 naman ka-venture, ito naman pagdating sa trabaho. So, ba, nasa trabaho ka na ngayon. So, ang break time dyan, ang merindahan, alas 10. Kung walang break time na ano, alas 10, alas 3 ng hapon. So, mga ka-venture. So, tandaan nyo yan palagi, ka-venture. Huwag agad kayo ng bili. Pagka tipid nga eh, para makatipid nga eh. Ngayon, pag break time, observe ka kagad yan. Maging mapagmasid. Yan, pagmasid ka ngayon.
tingin-tingin ka ngayon. Pag ngayon may nakita kang nag-uumpo ka ngayon, mimirinda ba, hindi ka niyaya ngayon. Siyempre, alam na nila palagi kang ano eh, tipid nga. Ang sabihin mo lang ngayon, para hindi sila makapalag, uy, timing! Ngayon, paglapit mo, wala na silang magawa dyan. Kasi, alam nga naman, di ka ano yan. So, gayayayain ka na yan. So, mirinda ka ganyan. So, okay na yun mga kabinchor. Another na naman. Ito na naman. Sa sigarilyo, yung mga naninigarilyo dyan. Shoutout dyan sa mga smokers. So, dahan-dahan lang kayo kasi yan daw kinakapitan ng COVID ngayon. So, dahan-dahan mga kabinchor. So, sa smokers mga kabinchor, ang dalhin mo lang yan ngayon palagi, yung lighter. May lighter ka lang palagi, mga kabinchor. Kasi, pag nakita mo yung makasama mo na maninigarilyo, karamihan yan sa kanila, walang mga lighter. May maninigarilyo, karamihan, nangihiram ng lighter. So, mabilis ka kagad bumunot yan. Kahit may lighter siya, pag bunot niya ng sigarilyo, ang kasunod lighter, unahan muna kagad siya. Ay, oh, ano, sindi, sigarilyo. Okay, pagkatapos nun, sigurado, siyempre, bigyan ka na nun. Kasi nasindihan mo na siya eh. So, yun mga kabinchor, kailangan maging mabilis bumunot, parang si Fernando Po Jr. o di kaya si Cardo Dalisay, mga kabinchor. So, yun mga kabinchor, number 3. So, mga kabinchor, tandaan nyo yan palagi. Yung mga tips na binigay ko sa inyo, effective yan. Gamit na gamit yan, mga kabinchor. So, mga kabinchor, thank you for watching mga kabinchor. Abangan nyo lang palagi mga video natin, marami pa yan. So, huwag nyong kalimutan, meron tayong lesson for today. Huwag madamot para hindi ka pagdamutan. Ayan, tapos. Ay, gawa. Tiba-tiba. Number 2 mga kabinchor, ay ang panlalamang sa kapwa ay gawain tiba-tiba. Okay, mga kabinchor, sana masaya kayo sa panonood sa video na ito, mga kabinchor. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share.